Finally, isulat po ang inyong mga saloobin. Okay, let's go to number two. Yes. Yung pangalawa na we are strongly suggesting sa ating mga kapanalig, medyo baguhin natin, i-reframe or redirect natin kung paano tayo mag-isip. Lahat po ito, itong number one tsaka itong pangalawa na binabanggit natin, lahat to pwede natin gawin. Hindi kailangan ng pera para gawin ito or may puntahan. Sa inyo pa lang, pwede nyo nang umpisahan o kung ginagawa nyo na, ituloy-tuloy. Ano yung pagpalit ng pananaw? Una po, dahil pinag-uusapan natin kaperahan, kung ang iyong negosyo ay nalugi, mahina ang kita, nawalan ka ng trabaho, umaba ang iyong pinagkakakitaan dahil lumipat ka ng ibang trabaho, huwag niyo pong isipin na personal failure yan. Meron pong sitwasyon ng buong mundo, hindi lang ang inyong kumpanya, ang inyong negosyo, hindi lang ang ating bayan, buong mundo. We are not alone in this kind of dreadful situation. Pangalawa, baka naiisip nyo na ito yung mga kailangan baguhin. Naku-concern na concern ako sa pamilya ko. Paano to? May crisis? Paano na? Paano na ang aking pamilya? Alam nyo po, sa bawat pamilya na may hinaharap na crisis at napagtatagumpayan, or even hindi pa napagtatagumpayan, nandoon pa lang sa crisis pero tinatrabaho, the family becomes closer, more united, and eventually come out stronger. Whether you succeeded or not, the mere fact we as a family together addressed the crisis, you become stronger. Lagay niyo po sa utak ngayon, huwag po kayong matakot sa crisis na magtataguho, giba sa inyong pamilya. Panghuli, inaalala natin kinabukasan, naku, paano ba, paano na yung future ng mga bata? Paano na yung pag-aaral nila? Paano na yung pagtanda natin further? Kapag ganito pong mayroong mga crisis na parang lahat uncertain, ganun din po karami yung opportunity na pwede nating sana makita, pag-aralan at kunin. Hindi sapat na makita natin yung opportunity. We seek the opportunity, we scream the opportunity, we seize the opportunity. Mas marami pong oportunidad kesa dun sa regular, normal na takbo ng buhay. Pag mga ganitong panahon, mas maraming opportunities. Kung kayo po, katulad kung may kinatandaan na, hindi ko nagagamitin sila, Papa Bear, na 45 na po ako, baliktad, 54. Isipin nyo na lang po, same time next year, with my faith and with my deeds na gagawin, same time next year, patawanan lang po natin ito. Pag dumating ang November 10, 2023, pambihin na, Ma'am Chichi, no? Yung dating pinag-uusapan natin noong last year, it may be worse, pero nandun pa rin tayo. Nandun pa rin tayo sa November 10, 2023. It may be better, and that's what we are striving for, but definitely we're stronger. Kasi nabuhay tayo in this crisis. So yun po yung unang dalawa. Keep calm, and then redirect our thoughts. Yung susunod, lahat meron na tayong kailangan gawin at may kinalaman sa pera. Nabanggit na po natin, maraming beses may crisis o wala, have a budget, ayusin ng utang, bayaran ng utang, makapag-ipon, makapagpalago, bilang panghuli na para doon sa mga kailangan nating gawin na puro negative ang nating nasa paligid. Yung pagbabudget, alam nyo na po yun, ilang beses na natin na-discuss, mataas ang presyo ng bilihin, mabagal ang takbo ng ekonomiya, baka mawalan pa ng pinagkakakitaan, nasabi na natin dito ilang beses, dahil sa pandemya, multiple sources of income. Ang panghuli po, dahil sa sobrang dami ng mga walang kasiguraduhan, maraming pabago-bago, mga hindi ka nais-nais na sitwasyon, iba yung sitwasyon at pangyayari. Hindi ka nais-nais yung sitwasyon, gusto natin yung pangyayari kahit pa paano naman maganda. Miski na hindi ka nais-nais yung sitwasyon. Bago po merong dumating na mga hindi ka nais-nais na pangyayari, Ma'am Chichi, lagi kong ginagawa ito po mga nakaraang linggo, pakispell nga po ang life. L-I-F-E. Kung talagang talagang pang-principal si Ma'am Chichi. Ito sa gitna ng life. Ano daw? I and F. I and F. If. If. Our lives
life is full of ifs. Mm-hmm. Kaya nga katabi ng buhay yung spiritual life natin eh. Walang kasiguraduhan ang buhay. Lalo na yung magbibigay sa atin ng SAD, sad experiences. At least makover natin yon. Ano yung mga SAD, sad moments in our lives? Sickness, accidents, death or disability. Dapat yan, imagine, hindi na nga maganda ang sitwasyon, wala nang ang investment, pag nag-ipon ako, wala nang magandang paglagyan dahil lahat mababa, stock market, Bitcoin, pagnenegosyo, lahat ng paglalagyan mo, napaka-uncertain, napaka-walang kasiguraduhan at pababa pa sila. Huwag lang madagdagan ng mapaggagastusan. Yun po ang name of the game ngayon. Dati, nung dumating ang pandemya, ang bagong financial literacy, multiple sources of income. Ngayon, na halos patapos na yung threat, danger ng pandemya, nandito naman tayo sa global economic situation na hindi maganda, ano ang dapat isiksik sa pananaw natin sa larangan ng kaperahan? Miski na hindi mo mapalago ang pera, investments, huwag ka lang madagdagan ng mga gastusin dahil may nagkasakit, may naaksidente, may namatay, o may na-disable. So, yung mga iba na matutulis ang lapis, sasabihin nila, ano yan? Inaalok mo insurance? Yes! Ngayon po, more than any time of my existence, lalong mas kailangan yung mga muunta, dekada-dekada ng inaalok sa atin ng mga insurance products. Wala akong babanggitin ng insurance company. Insurance products. Yung mga insurance kasi, yan yung nagbibigay ng stability, kasiguraduhan doon sa mga bagay na maaaring dumating na mapapagastos ka lalo. Eh, ang hirap na nga ng ekonomiya ng paligid natin sa larangan ng kaperahan, madadagdagan ka pa ng dagdag na gastusin. You have to cover, you have to protect yourself. Yan po ang gusto nating sa larangan ng kaperahan. Sa maraming hindi ka nais-nais na nangyayari, protektahan natin ang ating sarili sa maaaring dagdag na gastos. Yan po ang paggastos na ayaw ng tao. Yung paggastos na bumili ng mamahaling kape, bumili ng sapatos, damit, bakasyon, mga gastusin na gusto natin. Yung mga gastusin na ayaw natin, na mas pipilitan tayong gastusan. At hindi natin kontrolado, di ba? Hindi kontrolado. At hindi natin alam, wag naman po sana, wag payagan ng Panginoon sana, or dahil meron tayong ginagawa din, kasi hindi rin pwedeng sabihin natin lang lagi, hindi papayagan ni Lord yan, or sana payagan ni Lord hindi tayo magkasakit. So pag nagkasakit ka, pinayagan ni Lord, hindi rin. Baka meron ka rin ginagawa kasi you're not living a healthy lifestyle, hindi ka kumakain ng tama. Tapos, hindi mo pa pinoprotektahan yung pagkakataon na kapag ito ay dumating. Alam niyo po dito sa buhay natin, merong gastos dahil merong hindi mangyayari, may mangyayari, at malamang mangyari. Lahat po yan may gastos. Dapat yun ang pinaghahandaan natin. Okay. Armand, hold that thought. Itutuloy natin yung ating talakayan. At ako personally, gusto kong marinig, Father, mula kay Armand, anong uri ng insurance ang kanyang ipapayo? Kasi maraming mga kababayan tayo, hindi malaman no kung ano ba yung dapat nilang kunin na uri ng insurance, and to make sure na legit yung makukunan nila, kasi bagsak daw yung interest sa banko, yung mga investments niya. So that and more, mga kapanalig, bibigyan daan natin sa Armado Ka sa aming pong pagpapatuloy.